Okay, so pag magbubukas tayo ng Open 2, pwede tayong directly dun sa webpage or search natin sa Google. Ito yung first result na lalabas. So, select lang natin yan. And then, mapupunta tayo dun sa same page ng Open Tunes. Ayan. So, browse lang natin. Mas makilala pa natin yung Open Tunes, no? So, ang Open Tunes ay ginagamit for two-dimensional animation. And then, kung i-browse pa natin yan, mas marami tayong makikitang inputs about Open Tunes, information about Open Tunes. So, ayan yung mga functions. At ito ay ginagamit ng Studio Ghibli, no? So, may makikita tayong mga samples dito sa page na to. Ayan. And then, meron din ditong mga requirements na gagamitin para sa paggamit ng Open Tunes kung i-install natin to sa device natin. And then, click lang natin yung green box ng Open Tunes. And then, may terms of use na lalabas. Select lang natin yung download kung Windows yung gamit or kung Mac yung gamit. And then, yan. So, Windows yung gamit natin. So, pinili natin yung Windows. And then, magda-download na yan. Hintayin na lang natin yung pag-download. So, punta tayo sa download folder natin. And then, install lang natin ito. So, mabilis lang siya actually ma-install. Ayan. So, select lang natin yung language. Okay. And then, agree to these terms and conditions. Pwede rin mo nang basahin, no? Kung ano. Tapos, okay. And then, yung pupuntahan ng inyong file. Okay natin ito. And then, so basahin lang natin yung lumalabas sa prompt para maliwanag para sa atin. At alam natin kung saan pupunta yung na-install natin. Then, okay. Ayan, so running na siya. And then, so, click natin to. Yan. So, installed na siya, no? Pwede na siya gamitin. Mag-open na siya dito sa ating device. Hintayin lang natin magbukas yung allow access natin, no? Hintayin lang natin magbukas yung buong software. Bukas na. So, lagay lang tayo ng scene name. So, kapag na-install na natin yung Open Tunes, usually napupunta siya sa C prompt natin, sa program files. Ayan. So, open lang natin yun din. Makakakita tayo ng Open Tunes dyan. There. So, makikita natin yan. And then, click lang natin yung Open Tunes na ang type ay application. Then, same thing. Mag-open na rin yan. Ayan. Katulad lang ng ginawa natin kanina upon installing the Open Tunes. So, automatic yan. And then, maglalagay lang tayo ng scene name. Okay? Yung scene name, yun yung magiging pangalan ng ginagawa natin. So, naka-install na siya. Another thing na kailangan natin i-install sa preparation natin sa paggamit ng Open Tunes ay ang FFmpeg. So, sa Google natin, pwede natin i-search yung FFmpeg at ito yung first result na lalabas or pwede tayong dumiretso sa website na ito, ffmpeg.org. So, click lang natin ito.
And then, same din naman yung ating pupuntahan dito. So, ito yung ating mga makikita dito sa ating site na to. So, click lang natin yung download. And then, may makikita tayo dito sa left side natin, no, yung mga pwede natin magamit. Kung, depende sa kung ano ang device na gamit natin. So, meron tayong Linux, meron tayong Windows, at meron tayong Mac. So, since ang gamit natin ay Windows, so, click lang natin yung Windows. Yan yung masaselect natin. And then, ang gagamitin natin dito ay Windows Builds by BTBN. Okay? So, click lang natin ito. And then, sa other references, sinasabi nila na pwedeng gamitin ang kahit na ano dito sa assets na to. Pero sa Windows na gamit ko ngayon, ang 106 MB ang nakuha ko yung result or yung file na kailangan kong gamitin for OpenTune. So, click lang natin ito. And then, magda-download na siya. At pupunta na siya sa download folder natin. So, ito yung ating na-download. So, unzip muna natin siya. So, extract muna natin para madali nating magamit. So, lagay na natin sa C prompt yung ating file. So, okay. Ayan. So, puntahan natin ngayon sa C prompt kasi doon natin in-extract yung ating na-download and then ito na siya. So, FFmpeg and then mahaba yung kanyang pangalan. Okay? So, double click lang natin dito. And ito yung kailangan natin makita or mahanap. So, yan yung file na kailangan natin magamit. Okay? So, meron na tayong FFmpeg sa ating device. Okay? So, pag nag-open tayo ng OpenTunes natin or ng software natin at mag-save tayo ng GIF, so, kailangan natin ng FFmpeg na ito para makita natin yung extension name na GIF sa OpenTunes. So, kung nandito tayo ngayon sa ating OpenTunes at kailangan natin i-save yung file natin as GIF. So, pupunta tayo sa render and then output settings. And then, usually, dito siya makikita sa file settings, name, kung saan natin isinulat yung ating magiging pangalan for our output. And then, nandito yung mga extension names na ating gagamitin. However, kung bagong install yung OpenTunes mo, okay, yung GIF ay hindi natin makikita agad. So, kailangan mailagay muna natin yung FFmpeg sa ating OpenTunes para mahanap niya or mabasa niya ito. So, paano natin siya gagawin? So, babalik tayo sa file and then preferences and then import-export and then pagbagong download yung inyong FFmpeg sa inyong device. So, blanco to usually. Pero dito, hahanapin natin through this ellipses. Okay? So, dahil ito ay nasa cprompt, pupuntahan nyo sa cprompt, open nyo yung folder ng FFmpeg, and then, open nyo yung folder ng bin. Ayan. And then, of course, makikita nyo dito, blanco yan. Pero sa akin kasi meron, so click lang natin ay choose. Okay? And then, magdi-display na siya dito sa path natin. So, close lang natin ito. And then, you just need to restart your OpenTunes para mag-display na yung GIF sa OpenTunes ninyo at magamit na ninyo kapag isa-save nyo yung file ninyo as GIF. Hi class and welcome back to our classroom. We are now on the episode 2 of our animation series featuring OpenTunes. This time, meron tayong bagong pag-uusapan sa OpenTunes kung saan pag-uusapan natin ang 3 parts ng OpenTunes na gagamitin natin sa pag-animate at yung tinatawag na in-between ng OpenTunes.
Maglagay muna tayo ng pangalan ng ating scene. And then, kumpleto yung details na nandito. Create scene. And then, meron na tayong environment ng OpenToon. So, ready na siya. So, meron tayo ditong toolbar. Meron tayong level strip. At meron tayong tinatawag na X sheet. Ito yung mga gagamitin natin sa pagbuo ng mga animation natin later on. Okay, so before tayo pumunta, make sure naka-level tayo. New. And then, ang pipiliin natin dito ay new vector level. Okay? And this time, papalitan natin yung pangalan natin dito for the level. So, papalitan natin siya ng rectangle. Ayan. Naka-vector level siya. And then, okay natin. So, makikita natin yung level strip natin ngayon ay nakapangalan na sa kanya ay rectangle. And then, meron tayong X sheet dito. Makita rin natin yung rectangle dito. Ito yung pangalan ng scene natin. At meron tayong first frame dito. Okay, so sa first frame natin, make sure selected yung first frame. Magdodrawing tayo muna ng isang simpleng shape. Sa toolbar, meron tayong geometric tool na pwedeng magamit. So, click lang natin ito. Ito ay 1, 2, 3, 4th icon or 4th tool na makikita sa toolbox natin. So, kapag na-select natin ito, makikita natin dito na meron tayong option bar kung saan pwede natin palitan yung shape na gagamitin natin. So, halimbawa dito, pipili natin ay rectangle. Okay? So, click lang natin ito. Drawing natin yan. Okay? So, para ma-move natin yung na-drawing nating shape, make sure click natin yung selection tool dito sa toolbar. Highlight natin yung shape na na-drawing natin. And then, hanapin natin yung four-headed arrow na makikita natin, yan, sa tapat mismo ng ating na-drawing na shape at pwede na natin siyang i-move. Okay? So, this time, magdagdag pa tayo ng isang image. So, click natin yung second frame natin dito. Pag-click natin ang second frame natin, magkakaroon na tayo ng clear na viewer. Okay? So, kung saan pwede na tayong magdagdag ng isa pang image. So, balik tayo sa geometric tool natin. And then, palitan natin ito ng polygon. Okay? So, pag nag-select tayo ng polygon, automatic po nalalabas sa side nito is yung polygon sides. Kung ilang side ng polygon yung gusto ninyong gamitin. So, as of the moment, naka-3 siya. So, hindi ko na muna papalitan kasi triangle naman yung lalabas sa kanya. Okay? So, i-move natin ito. I-set natin sa ibang position. Ayan. So, halimbawa, nandyan. Okay? So, good na yan. So, meron na tayo ngayong 2 viewers dito na merong rectangle at merong triangle. Okay? So, ayan po yung itsura niya. This time, dito tayo sa level strip naman magfo-focus. Kanina, dito tayo sa toolbox or sa toolbar kung saan naglagay tayo ng geometric tools or geometric figures. Dito naman, sa level strip, maglalagay naman tayo ng frame o magdadagdag tayo ng frame. So, paano po natin siya gagawin? So, select natin yung viewer number 2 kung saan nakalagay yung drawing ng triangle natin. Right-click natin and then click natin yung add frames. Okay? Add frames. Sa add frame, kailangan natin isupply kung saang frame tayo mag-start. So, ito po ay nasa frame number 2. So, dito po mag-start yung idadagdag nating frame. So, it should be on frame number 2 at kung ilang pong frame ang ilalagay niya. Okay, so, ilagay natin, ayan, 10 frame and then add natin. Okay, so makikita ninyo, meron tayong frame 1 up to frame 10 at yung frame 2 natin kanina or yung viewer 2 natin kanina ay nandito na sa viewer 11. Okay, so ayan na. So, meron na tayong viewer 1 hanggang viewer 11. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, para mas maganda yung animation natin, kasi may animation na naman yan, kaso lang, makikita natin, nagpapalit-palit lang siya ng position para magpalit-palit yung shape niya. So, ang gagawin natin or ang target natin gawin ngayon, ay makita natin mismo sa animation natin yung movement ng rectangle papunta
sa triangle. So, from rectangle, magiging triangle siya at makikita natin yung kanyang pagtatransform. So, paano natin siya gagawin? Make sure ma-select natin yung first viewer natin, yung viewer number 1. And then, sa ating keyboard, select natin yung shift key. And then, select natin yung viewer 11. So, nagawa na natin. Yan, na-select na yung viewer 1 to viewer 11. At pag nagawa na natin ito, mapapansin natin na lumabas sa side ng ating mga viewers yung gray na may nakasulat na in between. Ang gagawin lang natin, click lang natin ito. Ayan yung pangalan niya, in between. At meron niyang interpolation or yung movement ng ating mga objects. So, pag nag-click tayo dito, may mga options yan. May linear, is in, is out, is in, is out. Okay, so for this video, simple lang muna yung animation na gagawin natin. So, click natin yung linear. Okay, so very basic po muna. So, click natin ngayon yung in between. And mapapansin nyo na dito, yung mga blank na frames or viewers na nilagay natin kanina. Ayan, may mga laman na siya or may drawings na siya na pinapakita kung paano yung rectangle ay gagalaw para maging triangle. Okay? So, ganyan natin siya makikita. Ngayon, dito sa ating frame, ayan, medyo hindi natin siya makokontrol kasi ganyan yung magiging mangyayari sa kanya, no? So, lalagay natin siya dito sa ating X sheet. So, para mailagay natin siya dito, so, punta tayo sa second frame natin. Click natin yung second frame natin kung saan natin nilagay yung triangle kanina. Right-click natin ito. And then, click natin yung delete. Ayan yung delete. Okay? So, ngayon, blanko na ulit yung ating second frame. So, this time, balik tayo dito sa level strip natin. And select natin yung viewer number 2 dito sa taas. Yan, viewer number 2. And then, shift key ulit. Tapos, select natin yung viewer 11. Okay? So, selected na sila except yung viewer 1. Ang gagawin natin ngayon, idadrag natin tong selected viewers na to papunta doon sa frame number 2 natin. Okay? So, drag natin ngayon ito. Ayan. So, na-drag na natin. Makikita natin sa ating viewer ngayon. Nakapag-select natin yung sa X sheet. So, makikita natin yung viewer at gagalaw yung ating na-drawing kaninang mga shapes. Okay? Pero, medyo mabilis siya kung titingnan natin. So, hindi natin ma-appreciate masyado. So, dadagdagan natin siya ngayon ng frame. So, by threes na lang idagdag natin. Ayan. Ayan. So, pag nag-loop tayo ngayon dito, makita nyo medyo bumagal yung kanyang transformation. Pero dito sa dulo, gusto natin medyo patagalin yung ating triangle. Okay? So, dagdagan pa natin ng mas maraming blank frame. So, paabutin natin hanggang 50. And tingnan natin ulit. Ayan na siya. Okay? So, kung gusto natin medyo mas matagal yung kanyang pag-stay sa isang particular shape, pwede nating dagdagan ng frame dito or ng step dito. So, dagdagan lang natin yan. Click lang natin yung mga numbers na nandito sa taas ng ating X sheet. Okay? So, save natin ngayon ito as GIF. So, punta tayo ngayon sa render. Ayan. And then, output settings. So, ito yung pangalan na nilagay natin kanina, practice A. And we are going to save this as GIF. So, meron tayong video na ginawa, yung episode 1 natin, paano tayo magkakaroon ng GIF dito sa ating OpenToon. So, click lang natin ito, and then render natin. Ayun. So, pag na-render na, pupuntahan natin ngayon siya sa folder kung saan napupunta lahat ng final output ng OpenToons. At ito ay nasa
output folder na nasa loob ng ating OpenTunes folder. So, ito yung ating practice A. So, play natin ito. Ayan. So, yung movement niya, ayan. Makikita ninyo. Lakihan natin para mas ma-appreciate natin. Okay? So, yan yung ginamit natin na mga features ng OpenTunes para makagawa ng basic animation. Meron tayong geometric tool na ginamit from Toolbox. In-adjust natin or in-apply natin yung in-between sa level strip at inilagay natin sa ating X sheet kung saan nagdagdag tayo ng mga frames para medyo mas ma-appreciate natin yung movement ng ating animation. Hi class and welcome back to our classroom. Ako po si Madam Salinal at isa po akong teacher na naka-base dito sa Philippines. Sa video natin ngayon, itutuloy natin yung ating series in animation featuring OpenTunes. Sa mga nakaraang video natin, pinag-usapan natin ang paano mag-install ng OpenTunes, mag-install ng FFmpeg kung saan kakailanganin natin ito para ma-save natin as GIF yung ating animation. And then, pinag-usapan natin yung toolbox, level strip, X sheet, at yung basic animation na pwede natin gawin sa OpenTunes. This time, on our third series, we are going to talk about how to apply color on our objects. At sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang level palettes. And so, nandito tayo ngayon sa ating OpenTunes environment. So, ito yung ating startup. No? Ito yung nakikita natin kapag bubuksan natin yung ating OpenTunes. So, dahil meron na tayong ginawa nung nakaraan, so, doon na lang tayo pupunta directly doon sa ating file. So, pwede tayo dito, hanapin lang natin sa ating recent scenes. Ayan, so, lahat naman ng ating nagawang scenes or animation ay napunta sa ating sandbox folder. Ayan, so, pwede yan dito. Piliin natin yung practice A. And then, ito na yung nagawa natin nakaraan. Ayan, so yan yung animation natin. No? Kung maguguluhan naman kayo or hindi nyo makikita doon sa recent scene na nakalagay sa startup natin, yung inyong previous file na gustong buksan, punta lang tayo sa file. And then, load scene. And then, hanapin lang natin dito sa loob ng folder na sandbox. Sa loob ng sandbox, may folder na scenes. And then, meron siyang lalabas na mga files dito. Hanapin lang natin siya. So, ayan yung kanyang extension name na TNZ. At yan yung file name natin. And then, click lang natin yung load. At lalabas na rin siya dito. Okay? So, last time, ginawa natin ito. Okay? Kung saan nag-apply tayo ng geometric tool. Ayan. At inilagay natin yung in between para makita natin yung movement ng ating shape from rectangle going to another shape. Ayan, nakikita natin yung bawat movement niya. So, tulad ng sinabi natin sa introduction kanina, i-apply natin dito ngayon yung level palette. So, ang level palette natin ay nandito sa ating right monitor or right side ng ating monitor. Ayan, so meron tayo ditong mga palettes na nakikita or colors. Ayan. Okay. Ang gagamitin natin dito ay ang mga colors na matatagpuan sa taas na bahagi ng ating level palette. So, ito siya. Okay. So, by default, black yung nakadisplay dito. Pero pag nag-click tayo dito sa upper right corner ng ating palette, ayan. So, magdi-display na yung mga shades ng mga colors. Okay? So, lagay muna natin doon sa ating first frame. Ayan. So, itong shape na to ang una nating lalagyan ng color. So, meron tayo ditong plus sign. Makikita natin yung plus sign dito. So, click lang natin. Ito yung new style. No? Kung wala kayong makikita ang plus sign dito sa ating
level palette, right click nyo lang siya at meron kayong mahanap na new style. So click nyo lang yung new style. Okay? And then, magdi-display siya ulit ng isa pang palette para pwede natin paglagyan ng color. So select natin ulit yung color dito. And then for example, ito yung selected color natin. And then actually pwede kayo diyan mag timpla ng colors or ng shade na preferred din nyo. Andyan naman or lalabas naman dyan yung result. Ayan. And then, kapag may napili na kayong color, hanapin natin sa toolbox yung ating fill tool. Ayan. Yung paint bucket na merong nag-spill na color. Okay? So, click natin yan. Or, pwede po yung F key natin sa ating keyboard. So, click lang natin yan para ma-select natin yung tool na yon. And then, ayan na po yung ating cursor. Naging fill tool na rin po siya. So, click lang natin yung loob ng ating shape. And then, ma-apply na yung color natin na yon. Okay? So, itong color na to ay ni-apply lang sa dun sa selected frame natin. Kaya, ilalagay natin siya dito sa bawat frames natin. Okay? So, pipiliin lang natin yung mga frames na may number. And then, click natin ulit yung plus sign dito or yung new style. And then, pili tayo ng panibagong color. And then, click natin yung loob ulit ng shape natin basta naka-select ulit yung ating fill tool. And then, repeat lang natin yung process hanggang matapos natin yung buong scene. Okay, so natapos na natin. Bawat frame ngayon dito ay may kanya-kanya ng color. Ayan. So, yan yung isa sa mga basic application ng color palette. Pero may mga technical applications din yan. Pwede natin pag-aralan sa mga susunod na video. Pero sa video natin ngayon, basic application na lang muna ng ating level palette para malagyan natin ng color yung bawat shape natin. Okay, so pag nag-play natin yan, so, makikita ninyo yung movement ng bawat shape plus yung pagbabago-bago ng color ng ating mga object. Ayan. And then, after applying the colors for our objects sa ating animation, let us now save them and see the final output. And para i-save yung ating gawa dito, so stop muna natin yung animation. Punta tayo dito sa ating render and then output settings and then dito po sa file settings natin, ito po yung file name na ginagamit natin and make sure ito po ay nakaselect sa GIF and then click natin yung render. And then, kapag natapos na, check natin yung final output natin sa mismong local disk natin. Okay? And then, doon tayo sa sandbox. And then, click natin yung output. Sa outputs po makikita yung ating mga final output. And then, ito po yung ginawa natin, practice A. Tingnan natin ngayon. So, ayan. So, lakihan lang natin para makita natin yung movement. So, ito na yung ating final output paglalagay ng basic geometric shapes plus paglalagay ng colors sa ating mga objects. And that is the episode 3 of our animation series featuring OpenTunes. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, feel free to like, share, and subscribe na rin para updated kayo sa mga susunod pa nating klase.
Thank you very much, and always remember, be kind to one another. God bless.